Zombie sa is Mindanao, handa na ba kayo? KP, Kilos Pronto. KP, Kilos Pronto. Servisyon totoo mga boss. Ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo. Huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat inyo. Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi na sunod ang kontrata niya. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Culpo, wala kang ligtas. KP, Kilos Pronto. Pagod na pagod na po ako, hindi ko na kaya. Yung mga nag-agribyado, meron ko yung kakampi. Ito pong Kilos Pronto, tutulungan namin kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat KP, Kilos Pronto. KP, Kilos Pronto. KP, Kilos Pronto. Hoy! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ni Ben Tulfo at ni Erwin Tulfo, ako po si Alex Santos. Samahan niyo po ako sa isang oras po na pagbibigay po serbisyo publiko sa ating pong mga kababayan na naghahanap po ng katugunan po sa kanilang pong mga problema. Lalong-lalo na po ang mga OFW sa madalas pong. Yan po ang tampok po dito po sa programang itong Kilos Pronto. Miyerkules ngayon, February 21, 2018. Live po tayo napapanood pa rin po sa PTV4, Bitag Multimedia Network Facebook page. Kaya kung wala ko kayong telebisyon, nasa tablet o kayo, panoorin nyo kami sa aming pong Facebook page. Nandiyan ko kami may live stream. At syempre sa aming pong website, bitagmedia.com. At napapakinggan rin po tayo, Radio Pilipinas 2, 918 kHz. Kaya dun po sa mga taga Davao dyan, na meron pong ongoing na ginaganap po na National Information Convention, maayong hapon kanyang tanan at ito po ang Kilos Pronto, programang makakatugon po ng problema ng ating po mga kababayan. Kaya huwag na natin patagalin pa, imbisigahan at serbisyo publiko. Tara na, umpisa na natin. Recruitment agency inireklamo, pinabayaan ang OFW na inabuso at minaltrato ng amo. Alamin sa Kilos Pronto. Tumulog sa Kilos Pronto, labis ang tuwa. Nakabawi sa pagdedemanda ng San Jose Builder sa kanya. Alamin sa Kilos Pronto. OFW, sumuko sa trabaho, delayed ng sweldo, minamanyak pa ng among Arabo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, simulan po natin sa sumbong OFW. Makinis at banayad po ng mga kamay ng isa pong OFW nang siya po'y pumunta ho ng Kuwait. Pero nang umuwi po siya ng Pilipinas, abay namamaga at puro paltos na po ang kanya pong mga kamay. Sub-sub sa trabaho, pero wala raw ho siyang naiuwing pera ho. Imbis makuha ho niyang sweldo, siya po ho'y pinagagasto sumapunta ho dito sa Pilipinas. Umuwing puro paltos po ang kamay ang dating overseas Philippine worker na si Eileen Di Matingkal, matapos po ang dalawang taong pagiging cook sa Kuwait. Noong 2016, pitong pamilya daw ang una niyang pinaglulutuan. Araw-araw, parang laging may piyesta daw sa tahanan po ng kanya pong amo. Sa hirap, abay lumipat po siya sa ibang employer. Pero kung dati pitong pamilya ang pinagsisilbihan po niya, sa pangalawang amo naman, ba, nabawasan lamang po ng dalawa. Limang pamilya po lamang ang kanya pong pinagluluto. Ang problema, para rin daw pong may sapak ang mga amo ho niya. Pinagluluto siya ng isang buong kambing na iba't ibang putahe. Kadalasan, inuutusan din po siya magtayo ng kanilang tent sa disyerto at doon mag-aayos po ng kanilang kakainin. March 2017, abay napansin po ni Aylina na mamaga at nagkakapalto sa po ang kanya pong makikinis una pong kamay. Mahapdi daw ito sa tuwing nababasa. Lang ipaalam daw niya ito sa kanya pong foreign recruitment agencies, ang Al Sharida Office for Manpower. Abay sinabihan daw po siya na tiisin na lamang daw ang hirap at sakit sa trabaho. Pero kung gusto daw niyang umuwi, ang dalawang buwang sahod daw po niya ang gagamitin pamasahin niya pa uwi ng Pilipinas. Dahil hindi na po kinaya ni Eileen ang sakit ng kanya pong mga kamay, nagpasya po siyang umuwi ng Pilipinas gamit po ang sarili po niyang pera.
Ang nais lamang po ni Aileen ay mabawi ang kanya pong ginastos sa kanyang pamasahe pauwi ng Pilipinas dahil nakasaad naman ito sa kontrata na sasagutin ng ahensya ang lahat ng gastos kung anuman po ang mangyari sa kanya. At live natin mga kasama si Aileen Dimatingkal. Dati po siyang OFW po ng Kuwait. Aileen, kumusta ka na? Okay lang po, sir. Oo. By the way, nung galing ka sa Kuwait, no, marami na tayong narinig na mga problema sa Kuwait. Ikaw ba'y talagang pinagdusahan mo doon yung matinding pagtrato sa'yo ng mga yung among Arabo mo doon? Opo, sir. Kasi oo, nung una kong employer, dinala po ako sa Saudi. 3 months din po wala akong sahod doon. Nako. Ipulis kasi yung amo ko, hindi rin po ako makareklamo. Okay, sandali lang Aileen ha. Nasa linya ngayon po si Arlene Hidalgo. Siya po yung staff ng Century High HR Incorporated. Ito po yung PRA o Philippine Recruitment Agency po ni Aileen. Miss Arlene, magandang hapon po sa inyo ma'am. Arlene? Arlene Hidalgo? Arlene? Apo? Miss Arlene, magandang hapon po. Apo? Apo, si Alex Santos po to. Ano po? Mahina po ang dating. Mahina po. Arlene Hidalgo. Apo. Ayun, naririnig niyo na po ako. Apo. Okay. Nandito sa amin po sa Kilos Pronto. Live tayo ngayon mama sa PTV4. Ito pong inyo pong dati pong OFW na inyo pong pinadala sa Kuwait, si Aileen Dimatingkal. I'm sure sound familiar to sa inyo. Siya po'y nagre-reklamo ngayon dahil po siya po'y umalis po ng Kuwait gamit po ang kanya pong pera dahil hindi na ho niya makayanan yung pahirap po ng kanya pong among Arabo ho dun sa Kuwait. Ngayon, ang tanong ho ni Aileen sa inyo po, Ma'am Arlene Hidalgo, pwede ba daw ho niya mabawi ang kanya pong ginastos sa pagpapauyo dito sa Pilipinas gamit ho niya yung pera niya sa pambili ho niya ng kanya pong airline ticket po, Ma'am? Ay, sir, magkano daw po yung pinamasahe niya? Ano po? Magkano daw po yung pinamasahe niya? Kung tatanungin ho natin siya, Aileen, di ba binabanggit mo 2 buwan, no, yung ginamit mong pera? Pakisabi dito kay Miss Arlene. Opo, ma'am. 2 buwan po yung yung sahod ko doon. Bakit sabi po sa Kuwait ay 80KD lang daw po ang hindi, pinamasahe niya? Hindi, 90KD po, pero yung ibang sahod ko hindi naman po nabigay sa akin. Ha? Oo. Hindi niyo po alam si Arlene. Si Ma'am Angie po ang may alam doon. Arlene, para kang nagulat, para kang nakakita ng multo. Ay, sir, nagtaka po kasi, sabi po kasi sa Kuwait kanina ay 80 lang daw po ang pinamasahe. Ay, sandali, Arlene, sandali, Arlene, makinig ka. Saan ka maniniwala? Sa kababayan natin o doon sa mga demonyo doon sa Kuwait? Ay, wala naman po sa problema. Tinatanong ko lang po. Kung magkano po. Kaya nga sinasabi nga niya, 2 buwan ng kanyang sweldo ho, ang kanya pong ginastos. Magkano po yun, sir? Oo, magkano yun? Sabi mo na, Aileen. Ano po yun? 240 dinar po yun. Yun. 240, magkano po yun sa peso, Aileen? Magkano sa peso? Huwag mo kayong magalit, ma'am. Hindi ba ako nagagalit, sir? Tinatanong ko lang okay. Po magkano sa peso. Magkano po yun sa peso yun? 23,000 pesos? Tama po ba? Hindi po, kasi ang 120 po, 21. Oo. Pera po dito sa atin. Okay, so magkano yun? Doblehin mo yun? Opo, kasi 2 months po. Doble ho yun ng 12,000, ma'am. 21 times 2. 24,000, sir? So, lumalabas 42,000 po, ma'am. Okay po. Sige po, sir. Papuntahin na lang po sa agency. Okay. Ayokong pumunta. Ma'am, ganito ma'am. May isa pa ho. May isa pa ho kaming concern. Dahil kinuwento sa amin ni Aileen, yung pala daw hong kanya pagpunta daw ho sa Kuwait, eh siya rin pala ho na gumastos nun. Ay sir, nung time po kasing yun, sir, yung pong medical, eh talaga pong gumagastos po eh aplikante. Ngayon po, ay dito naman pong nakaraang taon ay hindi na po. Lahat po ay sa gastos na ng agency. Indeed, alam naman po niya yun, sir. Hindi, pamasahe rin daw papunta ng Kuwait, ma'am. Siya rin po daw gumastos na 10,000, aba, no? Aba, hindi po, sir. Ako po ang gumastos na ang okay, sige. Po. Arlene, sandali ha. Pakinggan mo si Aileen. Go ahead, Aileen. Kasi po, ma'am, ex-abroad naman din po ako. Di ba po pagka, lahat po, sagot po ng agency yan. Lahat po ako po ang nagbayad. Kahit nga yung pregnancy test, ako lahat eh. Kasi Ma'am Angie nga, doon sa Kuwait, yung chain mo, nagtaka. Sabi niya, ba't ikaw pinagastos ni Arlene? Dapat sagot yun ng Century High. Yun. Ay, Aileen, yung pinamasahe mo, hindi ka naman nagbigay sa akin. Hindi po pamasahe. Ibig ko sabihin po, yung ginastos ko po, yung medical ko, vaccine ko, lahat po.
Okay, sandali, Arlene. Isagot niyo po yung, tsaka yung sabi niyo na sahod ko na pagdating doon, $500, hindi naman natupad ah. Ay, di ba bumalik ka sa agency, inilipat ka ng agency? Ay, lipat ako pitong buwan, dahil sobrang hirap ko doon. Yung nilipatan naman sa akin, disyerto po yun. Hindi naman pa ako construction cook ako eh. Pinagpapala ako doon sa construction. Hindi po ako sinungaling. Pinahirapan ta kasi talaga ho, Miss Arlene. May tigaluto bang nag-aakot pa doon ng mga dos por dos? Okay, ganito, Miss Arlene, ha? Okay, Miss Arlene. Hindi mo alam yan, pero alam yan ni Ma'am Angie, yung tiyahin mo. Tanong mo sa kanya kung maka-juice pa siya. Kung matagal akong nanahimik po ako. Oh, sandali lang, Miss Arlene, ha? Miss Arlene, para makatulong sa atin, para maliwanagan tayo, nasa linya po ng telepono si Miss Jocelyn Sanchez, ang Deputy Administrator po ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Dito tayo hihingi po ng tulong. Miss Arlene, ha? Makinig ka. Miss Jocelyn, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa iyo, Mr. Opo, nandito po yung OFW po na nakauwi na po galing pong Kuwait. Eh, pag sinabi ho natin Kuwait, ma'am, talagang matindi pong karanasan po niya sa Kuwait, ma'am. Ito nga ho, umiiyak ngayon po si Miss Arlene. At ang gusto ho lang niyang malaman ho, ma'am, kung pwede ba daw ho niya masingil muli dahil umuwi ho tong wala ho dalang sweldo ho na dapat 2 months, tayo po'y humihingi po dito sa kanya pong PRA, ang Century High Agency, na nasa linya rin po si Miss Arlene. Pwede ho ba kayong pumagit na Ma'am Jocelyn, ma'am? Dapat yung ginastos niya, ibibigay ng poor, yung pag-uwi niya. Yes. Dahil unang-una, di ba, parang nilipat pa siya ng employer na opo, hindi dapat. Mm-hmm. At pangalawa, yung sweldo na dapat napagkasunduan, yung dapat na ibinigay sa yes, ating OFW. Mm-hmm. Tapos yung pangatlo, grabe din naman yung treatment na nagpapala. Mm-hmm. Hindi naman yun yung dapat niyang maging trabaho. Yes. Kaya dapat talaga ibigay sa kanya yung nararapat na ibigay. Yung sinasabi pa, hindi pa nakatanggap ng kanyang salary for tama, about 2 months pa yun, I think. Opo. Aileen, 2 months, no? Tama. 2 months, opo, 2 months, ma'am. So ano pa yung mga hindi mo natanggap na dapat tanggapin mo? Ma'am, ang sabi ho ni Miss Aileen, para i-exiel na natin, Ma'am Jocelyn, ha? All in all, parang gusto niya masingil po dito sa agency po niya, sa Century High, pumapatak po ng mga 42,000 pesos po sa ating pong pera po, ma'am. Oo. Miss Arlene, dapat ibigay natin yan. Yeah. Ganito na lang, papuntahin mo na lang. Arlene, pumunta ka na lang sa POEA at saka itong ating OFW para maayos natin yan. Sige po. Pati rin po yung Century High, ma'am, no? Papatawag rin po natin si Miss Arlene Hidalgo. Siya po yung staff po ng Century High. Oo, dapat na doon siya. Ayun. Para maayos ka agad at hindi na maibigay na natin. Alam mo naman natin na napaka-sensitive ngayon yes, ng sa tama, Kuwait. At marami na rin mga agency na kinansel. Yun. Malaman nyo na ngayon na ika-cancel because of dyan sa mga problema sa Kuwait. I hope na nabigyan nila ng pansin itong ganitong problema, lalo pat nasa side ng talong ating yeah, OFW. Okay, siguro sandali, Ma'am Jocelyn. Arlene Hidalgo, napakinggan niyo po? Apo, apo. Okay, siguro kayo po ay magkita-kita ho sa opisina ho ni Ma'am Jocelyn Sanchez po sa POEA, ma'am, ha? Apo. Para maayos nito pong kahilingan po ni Arlene. Apo. Di malanting. Di matingkal pala. Apo. Okay. Ma'am Jocelyn, gano'n na lang po. Kami po ay umaasa at sasamahan po namin po si Arlene, di matingkal, dyan po sa inyo pong tanggapan. Siguro by tomorrow or by Friday po, ma'am. Okay. Thank you. Okay. With that, Ma'am Jocelyn Sanchez ng POEA, thank you so much, ma'am. Okay, Arlene, gano'n na lang, ha? Opo, sir. Maraming salamat. Okay. At kay Arlene, thank you so much, Arlene, ha? Okay po. Thank you, thank you. Yun, madali na naman maayos pala itong problema na ito. Dahil alam mo yung mga ka-KP, kapag ang problema ho ay nagmula po sa bansang Kuwait, ito po'y sentro na ngayon po ng pinag-uusapan ngayon. Sa Senado nga ho eh, ito pong buod po na kanila pong investigasyon ngayon. Kapag hindi po nagawa ng paraan ito ng mga agency, naku po, kayo ay malilintikan ng ating po mga opisyal dito po sa gobyerno. Okay, dito tayo. Ang 52 years old po na si Iglesario Tiempo, abay,
meron po siyang diabetes at mataas po ang kanyang blood pressure. Dinala po siya sa ospital dahil po sa pananakit ng binti at likod, hindi po siya makalakad. Umabot po ng 460 po ang kanyang pong blood sugar. Nangihina at ito po kanya pong dinadaing. Nang makainom po siya ng King's Herbal, abay bumaba ang blood sugar po niya at syempre yung kanya pong blood pressure. Hindi po ito gamot. Ha? Isipin ninyo hindi po ito gamot pero makapagbibigay po ito ng pag-asa po sa inyo na kayo po'y gagaling ha? At mabigyan kayo ng lunas pansamantala po. Pakinggan po natin ang kwento niya. Naranasan ko na lang po yung July 7, hindi po ako nakakalakad, sumakit po yung mga binti ko po, tapos pati yung likod ko sumakit din po, hindi ko na makayanan, kaya tumakbo ako ng hospital. Inunan po ako ng sugar, nalaman nila na umabot ito ng 460. May lumapit sa akin ang bigay ng isang King's Herbal upang akin pong inumin. Nung naranasan ko pong nauminom ko na isang buwan ng King's Herbal, bumaba po yung sugar ko. Pati blood pressure ko po ay medyo bumaba na rin. Nawala yung pagkatabingin sa mata ko at sa bibig ko, luminaw ang paningin ko. Nakakilos na po ako ng maayos. Nagbabalik po ang Kilos Pronto mga kakipi dahil po sa ating pong pagtutok. Abay, isa na naman pong kababayan natin ang nakangiti ngayon dahil po nasolusyonan po ang kanyang pong problema at reklamo. Yan pong ating mission accomplished. Mapagmahal at iniisip ang kinabukasan. Ganyan may tuturing ng kanyang pamilya. Si Neiza May Marquez, 27 anyos at isang financial advisor mula sa isang kilalang insurance company sa bansa. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, napadpad sa Maynila si Neiza May para humanap ng bahay na malapit sa trabaho kasamang kapatid na magka-college na sa susunod na pasukan. Kasi bala ko talagang bumili ng condo para sa kapatid ko. Mag-aaral na kasi siya ng college this June. Kumuha ng isang unit sa Timog Avenue, Quezon City, si Neiza at agad nagbayad ng halagang 79,000 pesos noong March 2017 sa San Jose Builders. Pangako ng ahente, agad ibibigay sa kanyang contract to sell. Ngunit nang matanggap na ni Neiza May ang kontrata, laking gulat nito na maraming nilabag ang San Jose Builders sa naturang pangako ng ahente sa kanya. March yun. Nag-down ako, tapos sabi nila mabibigay yung CTS ng mga 2 weeks lang. Dumating yung CTS ko June na, after 3 months. So, nung nireview ko yung CTS, ang daming misrepresentation ng agent. So, ang tagal, parang kaya nga ako kumuha, para matirhan ko siya ng June. Dahil dito, nagtungo siya sa opisina ng New San Jose Builders para mag-request ng refund. Pagdating down ni Neiza sa opisina, agad daw siyang pinapipirma ng quit claim. Hindi niya raw ito pinirmahan dahil siguradong hindi niya mababawi ang perang ibinayad niya. Nagtungo din daw siya sa tangkapan ng HLURB para makipag-mediate pero hindi raw siya sinipot ng San Jose Builders sa kanilang unang hearing.
Dito na siya humingi ng saklolo sa Kilos Pronto. Lisa, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Okay, ano ang nag-udyok sa'yo para mabighani ka dito sa napakagandang condo unit nila? Kasi sir, yung una-una talaga, pag nung naghanap ako ng condo, gusto ko sana matitirhan ko ng Q2 next year. So, yun yung unang in-assure ko dun sa agent. Mm-hmm. Tapos, nung nire-review ko na po yung contract to sell nila, doon ko nalaman na ang daming iba. Mismong taga New San Jose pa, na mga boss. May nasilip ka mga loopholes. No? Yes, ang dami sir, ang dami. Oh. Ano nga sir, siyempre, ina-expect mo, matitira mo na next year, kaso hindi. So, meron ka ng reklamong na iparating sa HLURB? Nag-request for assistance ako ng inquiries dun sa HLURB po. Attorney, Commissioner, good afternoon po sir. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Magandang hapon din po. Apo. Ito pong si Neza, ito po yung complainant po against sa New San Jose Builders. Ang kanya pong kagustuhan, sir, gusto ko sana niyo niya ma-refund po, maigit mga 75,000 po na nailuwal na ho niya. Ano pwede ho natin tulong dito, Commissioner? Sige po, no? Ang pwede natin gawin, kung pwede siya pumunta sa aming opisina, no? At saka personally, ho, ako na makikiusap doon sa sa San Jose Builders. Na kung pwede, settle na lang. Maliit lang naman na amount. Eh. Yes, oho. Medyo malaki naman silang developer. Kaya at baka naman pwedeng maano na yun. Ano. Sige po, papuntahin niyo po rito para ma-schedule namin, mapatawag natin yung new San Jose. Kinabukasan, kasama si Naiza, agad naming tinungo opisina ni Attorney Luis Paredes, ang Commissioner ng HLURB. So, ang gagawin natin ngayon is we will reopen yung mediation, no? Or conciliation conference para masubukan for last try, kumbaga, no? Bago magkasuhan, nasubukan natin ma-convince yung San Jose Builders to just refund. Makalipas ang tatlong buwang paghihintay, nakuha na ni Naiza ang inaasam na refund mula sa New San Jose Builders. Sobrang saya kasi ang galing nung suporta nung Kilos Pronto. Tapos pati yung tulong ni Attorney Manuel sa kanilang Commissioner Paredes ng HLURB na ang bilis ng action. Tapos nagpapasalamat talaga ako ng sobra sa tulong nila. At kami rin po dito, nagpapasalamat po kay Attorney Luis Paredes ng HLURB. Kakatuwang ko namin kayo, sir, sa mga problemang dinudulog po namin sa inyo. Thank you, sir. Dito naman tayo, palakasin po ang turismo ng bansa. Ito ang masinsinang talakayan po sa isinagawang pagpupulong ng Department of Tourism kamakailan. Kasama na rin po ang pagsalba sa nasisirang imahe at ganda po ng Boracay Island. Panoorin po natin. Love lingers sa first general membership meeting for 2018 ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Natapat kasi ang pagtitipong ito sa pinaka-romantikong araw ng taon na ginanap noong nakaraang linggo. Ngayon pa man, seryoso pa rin ang naging talakayan. Ang advocacy ng PhilTOA na palakasin ang promosyon ng sustainable inbound and domestic tourism sa bansa. Kami yung pumapartner sa Department of Tourism in terms of product development, especially on the Philippine Tour offerings. So, ang mga activities namin other than the general membership meetings, we do the several farm trips. Ang familiarization trip namin is discovering new destinations. We do also our own update trips. Ito yung mga destination na kailangan i-update o i-enhance ang mga offerings nila and update the inventory. Mahigit 400 na ang miyembro ng PhilTOA sa buong Pilipinas. At patuloy pa itong lumalago sa pagdagdag ng mga bago pang kasapi ng asosasyon. Sa harap naman ni Secretary Wanda Tulfoteo ng Department of Tourism o DOT, nanumpa mga bumubuo ng bagong Board of Trustees. Environmental reservation for purpose of aviation. So, congratulations. At sa pagkakataong iyon, ibinahagi ng Kalihim ang mga bagong kaganapan tungkol sa paglutas ng mga problema sa Boracay.
During the cabinet meeting, I presented to the President the problem. Sabi ko, Mr. President, ito po ang problema. Sabi ni Presidente, okay ka naman na dito. Kami na ni Secretary Simato. Secretary Simato, I will give you 6 months to fix Boracay. Kung sino man dapat na President, i-preso. Wala na yung tiyaro-tiyaro. These are the words that he said during the cabinet. Wala na tiyaro-tiyaro. Ayusin ang Boracay. You have to fix Boracay. Marami mang negosyo ang posibleng magsara. Kailangan daw ng sakripisyo at kooperasyon para manumbalik ang ganda ng binansagang Island Paradise. We have to swallow the bitter pill. Because at the end of the day, inayos ang Boracay. And more tourists will come pag inayos natin ang Boracay. So please help us. Kayo at the private sector, you know, to your partners. Kasi kami, we cannot do it alone. I think it's a very good move. Na talagang there has to be a very long, strong political will really to clean up Boracay. Nakikita pa rin natin yung white sand beach na, pero yung underneath niyan, we know for a fact that something is bound to happen, no? So we don't want to wait and for that thing to happen. Let's do it now. May hangganan ng kalayaan, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mas nakararami. Pero walang limitasyon ang pag-asa na balang araw manunumbalik ang ganda ng Bora. Kailangan lamang magtulungan dahil pagdating sa turismo, lahat may pakinabang, lahat makikinabang. Sabi na doktor, diabetic daw ako. Minsan, naramdaman ko parang yung pala nakatagilid na ako, hindi ko pa alam kasi ang pagkain ko konti lang, may takal. Hindi ko nga alam na bit-bit ko yung timba sa palengke kasi namimili nga kami ng isda, tindis, mga baboy, manok, bit-bit ko yan. Hindi ko alam na tagilid na pala ako. Namahapdi ang tiyan ko, parang hindi ako natutunawan, parang nahilo ako, gano'n na matamblay ako, tapos hindi ako halos gumalaw, magtulog na ako maghapon dyan, humisan. Nakita ko minsan, nanood ako ng TV, nagpapatalasta sila yung King's Herbal nga. Sabi ko, ano kaya kung subukan ko to? Pakiramdam ko, okay. Hindi humabi ang tiyan ko, hindi ako nahihilo, hindi na ako, ano dati na parang natutumban ako, hindi ko pa alam. Malakas na ang katawan ko. Efren Nicolas, 53 na taong gulang, huling nakita noong November 22, 2017 sa May Pag-asa Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Nakasuot ng blue na t-shirt, short pants at chinelas. Kung may mga impormasyon, tawagan si Mayet Nicolas sa numerong 0916-504-1963 o di kaya sa 230-4386. Jeremy Villaluz, 16 na taong gulang, nawala noong November 21, 2017 sa May Katuparan, Commonwealth, Quezon City. Nakasuot ng black sando, short pants na fatigue at chinelas. Kung may impormasyon, tawagan ang mga numerong 0907-966-7016 o di kaya sa 0906-737-1438. Benjun Mendiola, 10 taong gulang. Nawala noong November 7, 2017, bandang alas 2 ng hapon sa May St. Peter Memorial Park, Mabini, Batangas. Nakasuot ng red short pants at yellow-green polo. Kung may impormasyon, tawagan si Wendell Jane Ubas sa numerong 0995-911-3362.
Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pagbibigay po ng solusyon dito po sa problema po ng OFW. Pinay domestic helper naman po ito sa Saudi. Humihingi po na sa klolo sa Kilos Pronto. Mapauwi raw sana siyang buhay bago po siya mapatay na kanya pong among manyakis. Isang taon na po at dalawang buwan nang nanilbihan bilang domestic helper ang Pinay na itatago natin sa pangalang Marife. Siya lamang pong inaasahan ng kaanim po niyang anak sa Pilipinas. Sa sobrang hirap ng trabaho, abay nagkakasakit na po siya at tinubuan na po ng bukol sa kamay. Pero hindi man lamang po siya ipinapagamot po ng kanya pong amo. Delayed rin daw po ang kanya pong sweldo. Bago pa makumpiska ng kanya pong among arabo ang kanya pong cellphone, nagawa po niya magsumbong sa pamilya niya tungkol po sa muna'y pangahalay sa ating pong kababayan. Panoorin po natin ang panawagan ni Marife. Opo ay humihingi po ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo po ako makauwi dahil hindi na nga po kaya ng katawan ko ang sobrang pagtatrabaho dito. Ang balakang ko po sobrang sakit na po gawa po ng pagkakadulas ko noong nakaraang taon pa po ito dahil pagsaboy ng tubig ng anak nila dito sa kusina. At bukod pa nga po doon yung panghaharas na ginawa sa akin ng pamangkin ng amo ko nung nagpakita po siya ng ari sa akin. Okay, para matulungan po ang problema po at hinaing po ni Marife, yung kanya pong alias po to, nasa linya po ng telepono si Miss Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Josephine, magandang hapon po, ma'am. Yes, good afternoon po, Mr. Alex. Opo. Ma'am, ito po ay dudulog namin sa inyo po si alias Marife. Hindi po natin to, hindi po niya tunay na pangalan po to, ma'am. Pero nasa Riyadh, Saudi Arabia po siya, ma'am. Siya po ay gusto nang umuwi dahil nga ho sa pagmamalupit po ng kanyang amo. At medyo may karamdaman na rin po siyang nararamdaman at hindi daw po siya pinapagamot at pinapacheck up po ng kanyang amo. At may time rin po na siya po'y muntik na pong mahalay po na ito pong manyakis po niyang among arabo. Ano po pwede natin magawa dito, ma'am? Opo. May PRA po pa ba ito ngayon? Ang PRA po niya ay Network Management Resources Corporation. I don't know kung agency ba ito, ma'am? Mukhang ano ito ah. Parang parang hindi yata recruitment to, ma'am. I don't know kung naka-encounter po kayo ng ganitong pangalan, ma'am. Check natin yan, Mr. Alex. Pero opo, ngayon pa rin, as soon as makuha ko lahat ng information from your staff, papadala na namin yung communication para ma-actionan ng ating polo O1 sa KSA, sa Riyadh. Sa Riyadh po, ma'am. Okay, sandali, ma'am. Nasa linya pala si Carlota Canulia. Siya po yung operations manager po ng PRA po ni Marife. Na Network Management Resources Corporation. Miss Carlota, magandang hapon. Miss Carlota? Carlota? Ang employer niya na opo, ibigay na on-time ang sweldo. Pero siyempre na fed up na yung worker. Mm-mm. So tinanong ko siya, anong final decision mo? Ang sabi niya sa akin, gusto na niyang umuwi. Yes. So nag-send po kami ng email na kaninang madaling araw doon sa counterpart namin sa Saudi na the worker wants to go home. Mm-mm. So sinabi na po namin yun sa agency and then ang report po sa amin ngayon lang ng agency, pupunta daw po yung employer sa agency namin, makikipag-usap by Saturday ng afternoon. Okay. So Saturday ng afternoon, sir, kasi manghihingi yung employer niya ng kabayaran dahil hindi natapos ng worker yung yung kontrata niya. Mm-hmm. And then, sir, importante po na willing makipag-negotiate yung agency namin sa employer kasi kahit gustong umuwi ng worker kung hindi papayag yung employer na bigyan siya ng exit visa, mahihirapan po tayo. Oy. Kaya antayin po namin yung feedback sa Saturday na pag-uusapan nila kung ano po yung hinihingi ng agent ng employer. Sandali, Miss Carlota Canulias, magandang hapon po. Opo. Opo, narinig ko po yung inyo pong litanya, ang inyo pong sinabi ho dito. Bakit medyo man nag-aalangan pa ho kayo kung mabibigyan po siya ng exit visa? Hindi po ba kaya ninyong pukpukin yung ulo ho ng FRA ho ninyo doon? Yes po, sa Saturday daw po pupunta yung employer sa agency para mag-uusap sila kasi yung worker ayaw na po talaga niyang mag-continue working. Tama, oo. Ito sinabi po namin, opo. Oo. So, whatever po request ng agency ng employer, sir, bibigay po namin kasi ayaw po namin magka-problema. Pauwiin po namin yung worker. Ito, hypothetical Miss Carlota. What if kung ayaw nga ng employer na magbigay na exit visa? Ano? Tutunga nga na lang tayo? Ay, hindi po, sir. Lahat po naman po, pag manghingi po yan ng kabayaran, yung employer. Oh,
Pag humingi ng kabayaran, kayo nang bahala ho doon. Yes po, opo. Wala pong babayaran ang worker, sir. Okay, sandali. Nasa linya ho si Miss Josephine Tobia ng OWA. Miss Josephine, okay po kayo doon sa gagawin po ng Network Management Resources Corporation? Ito po si Miss Carlota, ma'am. Well, unang-una, papel talaga ng mga PRA. Wala nang ifs and buts dyan. Yeah. Pag ang worker ay in distress, kailangan pauwiin na yan. We don't even care kung nagbabayad sila or hindi. Mm-hmm. Basta ang importante, ma-rescue ka agad yung worker out of the employer's house at bahala na silang magbayaran dyan. Ayun. Ngayon, pagdating dun sa exit pass, kung hindi siya ibibigay, yung hypothetical question mo nga, they should exert effort. Kaya nga, ang role nila is partner with the FRA at matulungan yung worker. Okay. At stake dito yung sitwasyon ng worker. Okay. Kaya dyan nagagalit yung ating presidente dahil yung mga recruitment agencies na to. Na babagal-bagal kung kumilos. Oo, agam-agam. Walang ganun, dapat action. Oh, Carlota, narinig po ninyo, mula po yan sa OWA. Oo. Anong pangako ho ninyo? Yung pangako na itutuloy ho ninyo, ha? Gagawa ninyo yung paraan talaga ho to. Yes po. Oo. Makakauwi po yung worker, sir. Okay. Anong timetable ho natin dito? Dahil ang mga pamilya ho ninyo, nakikinig po sa atin dito sa PTB4. Itatawag ko po ngayon kagad sa FRA namin para maano yung employer, dalhin kagad yung worker. Oo. Alisin yung worker doon sa bahay ng amo kagad. Yes po. Yes po, ma'am. Ayun, rescue. Yun ang sabi ni Ma'am Josephine, rescue kagad. Huwag nang antayin. Sabi nga ng ating pong complainant dito, ni Marife, gusto niyang umuwi ng buhay. Alam mo ba yun, na Carlota? Gusto niyang umuwi ng buhay. Yes po. Ayun. Nakakachat po namin po lagi si Antoinette. Yeah. Okay. Messenger. So kami ay makipagtawagan po sa inyong opisina, Miss Carlota. Apo. At nakabantay rin dito ang OWA. Apo, sir. Okay, sige. Carlota, thank you so much. Ha? Bigyan mo kami ng update dito. Yes po, sir. No problem po. Thank you. Miss Josephine, thank you so much rin po, ma'am. You're welcome po. Thank you, ma'am. Okay. Ayan. At least ngayon, mga agency ngayon, medyo mabilis na ngayon, ha? Siguro, ito po yung naging mitya po. Dahil nga po doon sa nangyari po sa Kuwait, lahat po siguro po sila po ay talagang on their toes para ho masalba ho ang ilan po natin mga kababayan dyan po sa Middle East. Dahil ayaw ho nilang mangyari ho yung total deployment dyan sa Kuwait at magaya po sa ibang bansa. Kundi, mawawalan kayo ng negosyo. Okay, mga ka-KP, mahilig ba kayo sa bawang? Itong mga boys namin dito, mahilig sa bawang, lalo-lalo yung pampulutan. Ito kasi yung naaktuhan namin po, magsilbi sana pong babala sa mga may hilig pong kumain at bumibili ho ng bawang dahil po ito po yung importanteng pangsahog sa inyo pong nilulutong pagkain. Panoorin po ninyo ito. Bawang ang kadalasang pangunahing sangkap sa mga lutong pagkain. Hindi lang mabangong aroma ang taglay nito. Ginagamit din ang bawang bilang isang medicinal herb dahil sa mga sustansyang panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Pero mga ka-KP, ingat sa nabibiling mga bawang sa pamilihan. Baka ang mabili mo galing dito. Tanghaling tapat, abala ang dalawang ale sa pagsasalansan ng mga ilalakong sako-sakong bawang sa kalsadang ito sa Tondo, Maynila. Maya-maya pa, ang mga bawang na inilatag sa kalsada, tinapak-tapakan gamit ang tsinelas. Ang mga binalatang bawang ipinatong naman sa mga nanlilimahid na tablat batya. Ang usok na nagmumula sa mga dumarang sasakyan sa kalsada, nanunuot na sa mga bawang. Malupit yan ang pwesto na ipinaghihimay ng mga bawang, isang hakbang lamang sa basurahan. Ano ba naman yan, mga ate? May sustansya pa kaya ang mga bawang? Hindi taliwas ang kilos pronto sa anumang uri ng negosyo o hanap buhay. Pero kung ganito naman, kadugyot ang negosyo, dapat lang na ibisto yan sa publiko. Para tuloy ako nawala ng gana kung kumain ng mani, no? Dahil ang mani ho, meron pong nilalagay na bawang. Yun ang papasarap po sa pritong mani. Kailangan ho natin tawagan ng pansin po dito ang City Hall po ng Lungsod ng Maynila.
ni Sir Mayor Erap, ha? Umiikot pa ba ho yung sanitation division po dyan? Mukhang hindi na ho yata napapansin po itong mga klaseng negosyo ho dyan. Okay yung magnegosyo, pero yung sinabi nga ho natin dito, kung ganun po kadumi at ibebenta ho niya sa taong bayan, naku po, anong sakit po makukuha nila ho dyan? Kita nyo naman, hinubaran pa yung bawang, tapos ibebenta. Naku po, Mayor, Erap, ano ba? Tatakbo pa, tatakbo pa ba yun? Hindi na siguro, no? Kaya siguro wala na siyang pakialam. Well, anyway, ito po si Maribic Francisco, 52 years old, taga San Pedro, Laguna po siya. Naku, ang dami pong sakit. High blood, sinusitis, meron rin pong bara sa kanyang puso. 2007 po na magsimula ang kanya pong karamdaman, nahihimatay po sa trabaho. Konting pagod, madali po siyang ano, konting galaw, konting kibot, madali po siyang napapagod. Na nakapag-diaper habang bumibiyahe dahil po hindi mapigilan po ang kanya pong ihi. Pasintabi po sa mga nanonood. Mataas po rin po ang kanya pong blood pressure, 150 to 110. Nahirapan din po siyang huminga dahil po may problema rin po sa kanyang ilong. Kapag natutulog naman, yun rin po, parang may sleep apnea po siya. Hirap po, yung parang hindi po siya nakakahinga ng normal. Pero na masubukan po niyang King's Herbal, abay gumaan po ang kanyang pakiramdam. At ito po ang sikreto. Panoorin po ninyo. High blood ako, sinusitis, saka may bara ako sa puso. Hinihimatay ako. Naranasan ko yung nag-diaper ako nung nagbiyahe ako kasi hindi ko mapigilan yung ihi ko. Yung sipon ko, tuyot siya. Nahirapan akong matulog sa gabi. Yung iniisip ko, mamamatay na ako. Parang wala na akong pag-asa. Yun yung iniisip ko. Malaman namin ang King Serval nung nag-research ang mister ko sa internet. Malaking tulong kasi lahat nagagawa ko na. Ngayon, ang BP ko 120 over 90, 80, ganun. Ang sinusitis ko, hindi ko nararamdaman ngayon eh. Pati yun sa heart ko na bara sa aking puso, wala na. Yolanda Kaskasan, 57 taong gulang, huling nakita noong December 23, 2017 sa overpass ng Baclaran. Nakasuot ng short pants, maroon blouse at may dalang yellow na eco bag. Sa may mga impormasyon, tawagan si Maria Luisa Argrado sa mga numerong 0908-743-9397 o di kaya sa 0998-992-8545. Mabini B. Venus, 68 taong gulang, huling 2017 sa Maynor, Sagaray, Bulacan. Nakasuot ng brown na jacket, white sando at may sakit na Alzheimer's. Sa sino mang maimpormasyon, tawagan si Beth sa numerong 0977-183-5827 o di kaya sa 0915-721-0399 o di kaya sa 0915-721-0399. Okay, bago tayo magpaalam, binabati ko ng happy birthday ang aking pong brother, utol ko po dyan sa Davao City, Albert Santos. Happy birthday sa utol. Sana ay humaba pang buhay mo. Stay healthy, my brother.
Okay, higit sa sumbungan, imbestigan at isyong kailangan po natin solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto.